Hello guys, ngayon magluto na tayo ng hapunan natin. Magbibistik ako ng bangus. Yan. Bangus na steak. Yan. Yan po yung ingredients. Ipa-fry po natin yung bangus muna. Ito yung calamansi. Tapos iro-roll ko kasi muna tong bangus dito sa flour para hindi siya didikit guys, kasi pinakaliskisan ko yung bangus kasi hindi din naman kinakain ng mga bata yung kaliskis, kaya pinakaliskisan ko na lang siya. Yan guys, yan. Magpa-fry muna tayo guys ha. Fry muna natin tong bangus, pero lagyan muna natin siya ng asin kasi hindi pa natin siya nalagyan ng asin. Yan, asin at saka paminta. So ayan guys, nalagyan na natin siya ng asin tsaka paminta. Iro-roll na lang natin siya dito sa harina bago natin ilagay sa, nagpapainit na rin tayo ng mantika. Ayan. So ayan guys, sina-fry na natin yung bangus bago tayo gumawa ng sauce niya maya-maya ng konti. Bali may tatlong hiwa pa na i-fry natin para makagawa na tayo ng sauce. Ito yung, ay madali lang to guys, napakabilis lutuin. Ang medyo matagal lang itong pagpiprito. Pero kasi kunti lang naman, kaya mabilis lang naman, panghaponan lang guys. Yan. Tsaka matipid sa ingredients. Yung bangus, kasi pina-boneless ko, bali, nag-bide ako ng 130. Tapos yung mga ingredients niya, calamansi lang naman, toyo, sibuyas, paminta, saka, hindi na sana ako gagamit ng flour, guys, pero napakaliskisan ko nga. Usually, kasi pagka nakaliskisan, kumakapit sa kawali. Kasi yung non-stick ko na kawali, hindi ko siya magamit. Kaya, ito yung ginamit kong kawali ngayon. Kaya, niroll ko siya sa flour. Yun yung technique ko, guys. Para hindi siya kakapit. Kaya, guys, antayin lang natin na ma-fry lahat bago tayo gagawa ng sauce niya. So, ayan guys, tapos na tayong mag-fry. Ngayon, gagawa naman tayo ng sauce niya. So, ayan guys, tapos na tayong mag-fry. Kaya, ngayon, gagawa naman tayo ng sauce niya. Ayan. And, painit ulit tayo ng mantika. Kaya, kung may natira pa kayo dun sa pinagprituhan nyo, pwede nang pag-isahan yun ng sibuyas, guys. Tara guys, gawin muna natin to. Ayan, isa natin tong sibuyas. Laan natin yung apoy. Sibuyas. Hindi ako naglagay ng bawang guys. Yung sibuyas lang. Tapos, lagay na natin tong toyo. Tsaka yung calamansi. Ayan. At magdagdag tayo guys ng tubig. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng sugar guys. Pero ang sugar optional. 1 tablespoon is enough for me. Pero kung gusto nyo ng, may mga tao kasi mas gusto nila yung medyo matamis, manamis-namis. Kaya, kung gusto nyo, magdagdag pa kayo. Pero ako, 1 tablespoon lang ilalagay kong sugar. Ayan, guys. Tapos, antayin lang natin kumulo. Ayan, guys. Kumukulo-kulo na. Pero, antayin natin kumulo na mabuti. Para, para ma-dissolve yung sugar niya. Sukal. Tapos, optional guys, kung gusto nyo maglagay ng bitchin, yan. Kasi ito pa lang, malasa na rin.
Lalo na't may pamintang powder siya. Ayan. Kung minor cubes kayo na para sa yung fish, ayan. Pwede din kayo maglagay. Ayan. Antayin lang natin lumapot ng konti, guys, bago natin ilagay yung isda niya. Ayan na, guys. Pwede na tayong ilagay yung isda. Yung bangus na prinito natin, guys. Ayan. Tapos, antayin natin lumapot yung sauce natin. Ayan. Tikman nyo, guys, kung okay na sa inyo yung, kasi ako yung taong tiyansa. Mahilig mag-tiyansa. Kung pwede na sa inyo yung asim niya, kung hindi pa, kung kulang pa, pwede din naman kayo magdagdag ng calamansi juice pa. Or lemon, lime, ganyan. Kung ano yung meron, yun na yun. Ayan, guys. Lagay na natin lahat. Tapos, antayin natin lumapot yung sauce natin. Ayan. Tapos, bago natin ahunin. Low fire lagi, guys. Middle fire ang pagluto. Kasi kung lalakasan natin, matutuyo agad. Tapos, hindi maluluto yung, parang hindi niya maa-absorb. Ayan. Yung sauce niya. Kasi natuyuan na, wala na siyang i-absorb. Ayan, guys. Ayan. Naka-low fire lang tayo. Antayin natin na lumapot yung sauce natin. Ayan. Tapos tikman natin, guys, kung tama na ba yung, nag-blend na ba yung alat, yung asin at saka yung tamis. Sarap, guys. Tama-tama lang yung asin niya. Hindi siya masyadong maasim. Pero malalasahan mo na may calamansi na siya. Ayan. Antayin lang natin, guys, na ano, lumapot ng konti, mga 2 to 3 minutes more. Tapos ahunin na natin, guys. Ayan, kasi hindi naman natin pwedeng patuyuin. Kasi masarap din ibuhos yan sa mainit na kanin, yung sabaw niya. Ayan na, guys, yung bangus steak natin. Ayan. Ito na yung hapunan natin ngayong gabi. At ang lakas na naman ng ulan ngayon, guys. And almost 1 week na yata na nag-uulan dito sa Manila. So, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa channel ko, pa-subscribe na rin po at i-hit nyo po yung notification bell para sa mga susunod ko pa pong mga videos. Maraming salamat po. Tara na, guys, kain na po tayo.